Welcome po ang Hot Sweat 2.0, isang partner na episode kasama syempre nag-isang Miss Elise Hawson. Napanood nyo mga kapamilya ang ating live na chikahan at kulitan, pero itong episode namin, I'm sure mag-e-enjoy kayo dahil babalikan natin ang mga pa-throwback photos ni Elise at ikikwento niya sa atin kung ano ang mga kwento behind the picture. Okay, pero bago yan, let's you greet muna our kapamilya. Hello! Artico. Anong tawag natin sa mga kapamilya, mga ka-hotspot? Ka-hotspot, mga kapamilya! Kamusta kayo? Yes, eto na. Ready ka namang balikan ang mga picture mo sa Instagram na pinost mo dati. Okay, game. Marami yung mga pagbinaligan, parang, oh my God, pinost ko pa rin. Di ba? Babalikan ba talaga? Pero nung time na pinost mo, gandang-ganda ka, di ba? Eto na, tingnan natin ang una. Kasi nangyayari sa akin, pag nagkaka-crush ako or nagkakaano ng mga banda or Hollywood actors, parang saglit lang, tapos nag-get over ko din na mabilis. Feeling ko dyan, Gina G pa ako. Yung parang, oh my God, ganun-ganun pa. Oo, oh, yung friends. Tapos ngayon, pero feeling ko, puyo sila, no? Tiyari, puyo sila. Oo. With Michelle and Liza and Enrique. Yes. Parang ni Enrique, parang leveling naman siya sa best ng mga... Diba? Kala ko part siya naman. Truth. Oo. Nakakatuwa. So alam niyo na mga kapamilya, yung mga idols ninyo ay may kanya-kanyang kinaka-fangirlan din naman. Yes. Next. Ano naaalala ko din? Sketch ko ng mga Fez. Cartoon. Fashion illustration. Hindi niyo na itatanong. Nag-aral kasi talaga si Elise. Yeah, fashion design. Kasi meron siyang business, diba? Na may, diba may gagawin kang mga designs mong sarili? Yeah, in the future. Nagawa mo na yung mga swimwear? Hindi swimwear. Clothing. Pero hindi ko pa din nasisip. Pero may swimwear kang unang parang pinipeg na yun muna yung kanyang summer collection. Resort wear. Ganyan. Oh. Pero wala pa yun. Siyempre ang busy mo dahil paano, oo. At saka mayroon siyang bites by yes. Stylist, yes. Kaya mga malapit sa Mandaluyong, go kayo doon. Next. Ay! Oh my God, Elise, alam ko to! Uy, yan pa yung pinaka-yung ewan ko sa'yo sa Rangelo. Oo, tapos may sinabi ako sa kanya dito. Noong time, Nagmadam-auring ako dito sa kanya. Noong time na to, kasama niya si John Lucas. Mm-hmm. Tapos sabi ko, alam mo girl, feeling ko kapag nag-PBB ka, sisikat ka ng bonggang-bongga, di ba? Oh. Kaya nga, so sabi niya, true ba, ganyan-ganyan. May convo kami nito. Oh, bago pa oh my God, goosebumps. 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 Charot. Di ba, Dai? Sinabi niya yun. Sabi niya, marami ka pang sisikat. Totoo, magiging next leading lady ka kasi itsura mo pang leading lady talaga. Di ba, Tay? Kaya, in fairness, kaya after nung PBB niya, talagang minessage ko siya, girl, yung pizza ko asa na. And then, pero dahil binusog niya ako ng bongga-bongga sa bites, kaya huwag kang umarte. At siya mismo ang nagluto at kumo. In fairness dito, ito bang sa Rangeo, ewan ko sa'yo, ito yung isa sa unang mainstream big project nung time na ito na kinusin. Yeah, mainstream siya, pero parang siyang una kasi indie eh. Indie. Tas, pero nag-mainstream kasi syempre, ito yung time na yung mga fans may mga sinusuportahan ng sobrang-sobrang. Kasama din Barbie Fertilizer. Totoo. Pero hindi na siguro alam yun kasi... Matagal na to, 2014? Oo. 2013? Basta, matagal na. Oh, maga. Oh, in fairness, Mars. Ang bongga. Ang layo na rin ang itsura ko.